What's up mga kapinta? Nandito na naman tayo ulit. Ang ating gagawin ngayon ay ipapaliwanag ko sa inyo, i-discuss ko kung ano bang purpose talaga ng lacquer blue. Kung bakit ito ay nahalo sa pintura o sa barnis. Ano talaga ang papel nito mga kapinta sa pintura? Ngayon, samahan nyo ako at sasabihin ko sa inyo kung ano ba talaga ang purpose ng lacquer blue. Tara, panoorin natin. Ayan mga kapinta. Ano ba talaga ang gamit ng lacquer blue? Napakarami nagtatanong mga kapinta ng mga pintor, lalo na sa mga baguan na bago pa lang nagpipintura o nagbabarnis. Maraming katanungan para saan daw ang lacquer blue. Ang lacquer blue mga kapinta ay ginagamit sa pagduduko o pagbabarnis. Hinahalo ito sa pintura o barnis na ipapahid o i-spray nyo. Ang lacquer blue mga kapinta ay hinahalo o minimix sa mga lacquer base na pintura. Halimbawa, automotive lacquer, sanding sealer, at iba pa. Upang maiwasan ang tinatawag na moisture mga kapinta o yung pagtutubig o pagpapawis na pintura o barnis. Yung pag magbabarnis kayo magbubuga ayo, may mga tubig-tubig siya. Ang lacquer blue po ay mabilis ang panlaban yun. Lalo na kung ordinaryong thinner ang ginagamit ninyo, ay maglalagay kayo ng lacquer blue para panlaban yun sa ordinary na thinner. At kunwari ang gamit nyo ay ordinaryong lacquer thinner, ay obligado tayo na haluan natin ng lacquer blue para hindi mag-moist o mag-blushing o mamuti ang ating i-apply. I-apply na pintura o barnis. Nakadepende pa yan mga kapinta, lalo pag maulan o malamig ang panahon. Talagang obligado po natin talaga na lagyan po ng lacquer blue dahil talagang mag-moist ang ating barnis na ipapahid dahil sa lamig ng panahon o kaya pag umuulan. Dahil ang lacquer blue na yan ay panlaban talaga sa mga moisture, sa mga blushing o pamumuti o pagpapawis. Gaya na pang mag-i-spray kayo, di ba? Napapansin nyo, nagtutubig-tubig siya. Kaya mas maganda talaga ang ginagamit na lacquer ay yung voicing talaga mga kapinta. Para talagang maganda ang trabaho ninyo, hindi siya nagpapawis o nagtutubig. Siyempre, haluan nyo rin talaga ng lacquer blue para pang laban yun eh. Pang kontra yun sa mga wala siyang depekto, hindi nag-blushing o walang pamumuti. At siyempre ang pinakamahalaga sa lahat mga kapinta, ang lacquer blue ay pinapaganda niya at pinapakintab ang mga pintura o barnis na para sa mga lacquer base lamang. Ayan mga kapinta, sana may natutunan kayo sa ano ko na ito, na vlog ko na ito mga kapinta. Ayan mga kapinta, mag-sample tayo ng sealer sa kaplu at ipapahid natin. Ayan ang ating mixing ratio ng barnis. Ayan, inuna natin yung sealer. At sinunod natin yung lacquer blue lang. Ayan, kunting lacquer blue. Ayan, nakita nyo naman ang paglagay. At siyempre lalabnawan natin ang lacquer. Kunti lang ang ilalagay natin ng lacquer. Kasi pag ako nag-a-apply ng sealer, makapal na eh. Para din ako paulit-ulit magpatong. Ayan, kaya kunti lang nilagay ko na sealer. Ayan na lacquer thinner. Ayan, haluin natin. Ang mixing ratio, mga kapinta, sa isang litro ng sanding sealer ang ilalagay nyo siguro mga 1/4 quart na lacquer blue. Yan. Tapos sa 4 liters naman na sanding sealer ang ilalagay nyo 3/4 quarts. Eh kung maulan naman, kung maulan malamig ang panahon, mag-a-add kayo, mag-a-adjust na lang kayo, magdadagdag kayo ng lacquer blue. Gagawin nyo ng isang litro
ang ilalagay sa 4 liters na sanding sealer. Ayun. Kung sa automotive naman, mga kapinta, automotive, eh mas ano, eh, siyempre, malab naman automotive, nalab naman yan eh. Siguro sa isang galon o sa 4 liters, 1 liter na lacquer blue. O kayo na mag-a-adjust kung gusto niyo pa mag-add o magdagdag ng lacquer blue. Lalo na pag malamig ang panahon, siyempre para panlaban natin sa mga moisture. Ayan. Ayan mga kapinta, sana nagustuhan niyo yung ginawa ko. At sana rin mayroon kayong natutunan sa diniskas ko na ito o pinakita ko sa inyo. Mga kapinta, eh bago sana matapos tong video na to, eh huwag mo naman sanang kalimutan mag-like at mag-subscribe para updated kayo sa mga i-upload ko na video. Ayan mga kapinta, maraming salamat sa inyo lahat. Sumainyo ang kapayapaan at pagpapalaan ng Diyos.